Congratulations, ano? Ano, ika-67 na na taon ng dingalan next week. Tama po ba ako? Yes, sir. Mayor. Ito, 67th year na po, ano? Wala po ng pagkakatatag ng Bayan ng Dingalan. Okay. Ngayon din po ay pinag-iriwang din natin. Kasabay nito yung Saba Bariles Festival po dito, wow, sa Bayan ng Dingalan. Yung Saba ay Saba as in yung banana. Yung saging, no? Tama ba, Mayor? Opo, opo. At yung Bariles naman po ay tuna. Tuna. Kaya pala may nakikita ko dyan sa mga pinadalang mga pictures ay malaking tuna. Nanggagaling, meron palang tuna nga pala dyan sa Dingalan. Congratulations. Ibahagi nyo nga sa mga viewers at listeners natin, Mayor Taay, paano kayo nakapa-recover ng ganun kabilis magmula doon sa paghagupit ng bagyong si Carding noong nakarang taon at ngayon ay mga talagang parang napakabilis na panahon ay nakatayo kayo kaagad sa development ng Dingalan. Opo, Sir Kiko. Alam niyo po, very resilient and very determined ang mga Dingalenios, ano po. Dahil siguro naging bahagi na ng taon-taon buhay ng ating mga kababayan na talagang dinadalaw po ng malalakas na bagyo ang ating pong bayan. Ano po, kaya ho, we learn to be to adapt and to plan a mitigating projects and programs po para po ma-address po natin yung resiliency ng response ng ating pong bayan at ng mga Dingalenios when it comes to disaster risk reduction management po sa Bayan ng Dingalan. At siguro po dahil din sa mga mabilis na pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, kasi kami dito, Sir Kikot, since na pinaghahandaan na namin ng bagyo dahil na paghahandaan yan, ano, except other calamities. Bo. Ay muna ng isang team na talagang mabilis mag-ayos ng mga programa, plano, at the same time, pag may tumama na bagyo dito, ay mabilis din maglatag ng rehab and recovery plan para maiparating sa ating mga national government agencies and officials po natin dito from the provincial to national government kung ano yung mga needs po namin to recover and to rehab our municipality. Kasi pag di naman natin ibinigay yung mga datos, yung mga MOB natin, yung means of verifications para sa kabunayan na kailangan nito ng Dingalan, hindi naman malalaman ito ng mga ahensya ng pamahalaan sa national government. Good to know. At ako'y natutuwa, palagi ko natutuwa rin ang mga kababayan nyo diyan sa Dingalan na nandito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon. Mayor Taay, yung pong mga paghahanda nyo naman sa ika-67 anibersaryo. Ngayong araw nito, kahit na alam ko po ganitong medyo makulimlim dito sa Manila, eh palagay ko dadayuhin pa rin yung Dingalan. Halos Sabado at Linggo eh punong-puno ng local and foreign tourists ang Dingalan. Anong inihanda nyo sa inyong ika-67 anibersaryo? Opo, Sir Kiko. Thank you po sa oportunidad na ito dahil malaking tulong para sa impormasyon at paanyaya na pumasyal po sa Bayan ng Dingalan. Huwag lang naman pong pumasyal dito sa panahon ng kalamidad para magbigay ng tulong. Pero may pakita din, para may pakita din naman po namin na ang Dingalan ay mabilis bumangon at magbigay ng pasasalamat sa isang buong taon na sa kabila ng hamon ng mga bagyo eh patuloy pong nagiging matatag. Kaya nga po ang aming tema ngayon, ika-67 taong pagkakatatag ng Bayan ng Dingalan ay matatag na Dingalan, bayang may pangarap, bayang nagsumikap dahil patuloy po tayong nagtumutugon, ano po, kung paano po natin pangangalagaan ang ating komunidad. Nagsimula po kami noong June 5 para po sa unveiling ng calendar of activities. At the same time po yung opening ng agro, tourism, trade fair po natin. Ano po, na andyan po yung mga iba't ibang mga produkto at mga pagkain, Dingalenyo, ano, at mga iba pang gusto po nilang mabili dito sa ating agro-tourism trade fair. Ano po. At pinasinayaan din po natin ang mga makukulay
na art, ano po, as part of competition participation ng mga barangay. At nung nakaraan pong Biyernes, yung ating Arbor Day o yung tree planting and tree growing activities po natin dito sa Bingalan as part of our environment protection activities para po sa Araw ng Bingalan. At yung pong launching po ng Linis Ilog Bingalan August 1. Ano? Dito sa Bingalan, we have Linis Bingalan for the municipal-wide cost of clean-up hanggang wave 12 na po kami. Ano po? Pero tinignan po namin bakit may mga ilang basura pa rin na napupunta sa ating karagatan. So ito naman po ay nilaunch naman namin. Ilog naman po yung mga nililinis natin dahil ang mga basura dyan ay papunta sa dagat. Po, mahalaga so, yung mga ganyan at katulad na programa na inyong ipinapaalam sa ating mga nakikinig sa kasalukuyan. Higi nga, kayo na magsabi, magmula sa Metro Manila, gaano kalayo at ilang oras ba bago makarating niya sa Dingalan? Para doon sa mga Metro, taga Metro Manila o kaya ibang bayan na nakikinig, gustong makisaya sa inyo dyan sa 67th year anniversary ng Dingalan. Yes, Sir Kiko, via ASC text po tayo, no? Ay may 5 to 6 hours po tayo, no? Going to here in Dingalan Aurora, via ASC text po tayo. Kung magbubulakan po tayo, Gapan Road, ayan po, medyo matraffic po kasi dyan, mga around 7 hours po tayo, abutin to 8 hours. Pero kung dire-diretso po ang biyahe natin from Manila, without stopover po, kaya po natin ng 4 to 5 hours. Ano po. And Sir Tico, although medyo matagal-tagal pa, baka ho by 2026 or 27, ay tuluyan ho may open yung ating Dingalan, Doña Remedios Trinidad, Bulacan to NLEX. May isang oras at kalahati na lang po tayo. Ano po? Mula po Dingalan to Metro Manila, na ngayon ay sinisimula na pong gawin. Magandang balita yung ipinabalita mo at makaka, ano na, bawas na ng oras ng biyahe. Passing by Bulacan and that's yung DRT ang tawag niya, Doña Remedios Trinidad, ano po, hanggang makalusot na dyan sa Dingalan, Aurora. Sa ngayon, alam ko na mga nagtatanong dyan, may mga hindi pa nakakapunta sa inyo, ano ba inaasa, meron bang yung bang mga mapag mga ang ano ang accommodation na ano na ng mga taong pupunta riyan, available din po ba, Mayor Taay? Yes, Sir Tico, ano po, pag pumunta po kayo dito, part pa rin ng celebration ng Araw ng Bingalan sa June 14 po, ano po, ay ang Araw ng Agrikultura at magsasaka at mangingisda po natin. Ano po, accommodate po kayo dito dahil marami na rin po tayong mga resort and mga transient and hotel po dito na nag-cater po sa ating mga tourists. Ano po. And sa June 14 po na yan, tulad ng sinabi ko, ito po opportunity na makapasyal po kayo. We will open and inaugurate po the one of the biggest facilities, processing facilities po. Not only here in Aurora, but also in Region 3 and the entire Philippines po, the first agri-business incubation hub ano po, na project po ng ating national government, ng Department of Agriculture, para po i-process yung ating pong mga product dito sa Bingalan for value adding. Ano? Kasama na po dyan yung tuna na nakikita po natin, yung bariles. At yung po mga products po natin dito sa Bingalan, yung mga raw materials po natin from root crops to bananas to ginger to madami pong ipoprocess dyan, buko, guyabano, wine and other products po na magpapataas pa ng halaga para po sa tulong sa ating mga magsasaka na hindi na po sila lamang nagbebenta ng raw materials but also at the same time na po process at nadadagdagan po ang kanilang kita. So, mahalaga if you automate... That's right. The Mayor, opo. Ang mahalaga po, Mayor, ay ang mga magsasaka at inyong mangingisda ay nabibigyan, napagtutuunan nyo ng pansin diyan sa 67th year anniversary ng pagkakatatag ng Dingalan sa kanilang oportunidad na magkaroon ng karagdagang livelihood at yung kita at pagtataas pa ng agribusiness.
hindi lang dahil sa pangturismo kundi ang agribusiness na yung pinagtutuunan. Ano po ang mensahe niyo sa lahat ng mga ngayon ay nakikinig at mga nakaantabay sa live streaming ng Go Agri PH? Nasa inyo po ang pagkakataon ni Mayor Sherwin Taay. Yes, Sir Kiko, thank you po. Maraming salamat po sa oportunidad muli ng pagbibigay ng impormasyon para po maipromote ang ating mga produkto at ang ating po mga gawain dito sa Bayan ng Dingalan. Pamasyal po kayo sa Bayan ng Dingalan at they napeg nga po sabi as the Batanes of the East but yes. As our own peg po dito sa Bayan ng Dingalan, we are the Southeast Paradise, ano po, and marami po kayo may explore dito sa Bayan ng Dingalan if you want to escape yung pong traffic and other pollution sa mga nearby cities and municipalities po natin, dito po kayo pumunta sa Dingalan at mag-enjoy po kayo. Iniimbitahan po namin kayo to witness on the Sabah Barilas Festival from June 14 and of course 16 po yung ating anniversary program. And enjoy niyo po ang aming mga tuna dito sa Dingalan na sa Jensen lang po nakikita at nakikilala, pero may malapit po maraming tuna hub dito po sa Central Luzon na makikita po dito sa Bayan ng Dingalan. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda para na rin po ninyong tinulungan ang aming lokal na ekonomiya na ang pinakamalaking batayang sector po natin ay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Maraming maraming salamat po and God bless po Sir Kiko and your program and God bless po sa ating lahat.